So, good evening, everyone. Good evening po, Pastor Jeff, Giselle, Kuya Dave, Kuya John, Kuya Justine, and sino po si Samsung? Si Tita Pepot po ba ito or si Kuya Jonas? And good evening po, Nanay Vilma. Joining po si Kuya Vince and Ate Mai. Good evening po, Kuya Vince and Ate Mai. And good evening po, Ate Eileen. Hello, hello. Happy Wednesday and welcome to your Upper Zoom prayer meeting or gathering and fasting. So, simula po tayo sa praise report and prayer request. Simulan ko na po yung message na pinadala ni Ate Jelly. So, hi to all po. I won't be able to join tonight. So, I'll be writing down my praise report and prayer request with a few updates from my pregnancy. Sabi po dito ni Ate Jay. This isn't technically a praise report, but if you look at it from a different perspective, it could somehow be, as many of you know already, my pregnancy didn't go well. It ended in a miscarriage, and I actually went into labor last night. This is good because I wouldn't need pills or more invasive procedure to get it done, which could affect my fertility. This was what I was praying for, to at least pass all these issues naturally with minimal pain, which God had answered. So praise the Lord. I just got my ultrasound and everything looked good and clear. It wasn't ectopic, which could be life-threatening, so praise the Lord for that. Through it all, God was with me. To me, I would look at this a test of faith, hope, and perseverance. Maybe God wants us to be more ready and really trust His timing and plans. I know God will bless one day with another child if it's His will. Thanks to all who sent me and other comforting messages. You are all a blessing to us. And to lighten up the mood, another praise report that is that I can drink coffee now. Prayer request, source of income next year, peace and comfort in my heart and mind, quick mental and physical recovery, and if God allows it, a healthy and viable pregnancy in the future. Also, please pray for our car application to be approved. We already submitted the application a few days ago. Salamat po sa lahat and for taking time to read. In God's time, these pictures will have a baby inside. So, yun po ang message natin from Ate Jenny. So, if ever po listening mode kayo, at hindi, pwede po kayong mag-unmute and pwede rin po kayong mag-send ng messages sa ating chat. So, basahin po natin yung isang praise report from Ate Eileen. Praise report, we are slowly settling in our new place. Praise the Lord. Prayer request, my sister-in-law's mom, Gloria Santa Maria, is having her surgery for thyroid cancer today in the Philippines. Praying for a successful surgery. So, lagay na po natin para hindi natin siya makalimutan. Complete healing. I think okay na to. Si Ate Allison, yung sore throat. Tanggalin na rin natin yung mga ating praise. Si Ate Jasmine, keep si Gloria Santa Maria. Thyroid surgery. Yun. A message from Nanay Vilma. Sabi po dito ni Nanay Vilma, praise support, salamat po kay Lord maghapon na protection gabay niya sa araw-araw. Prayer request para po bukas sa flight ko pa papunta. Papuntang Pilipinas. So, add po natin sa ating special favor. Traveling Mercy. Dilma. Ayun. Jonas, please pray for baby Luz because it's her birthday today. Thank you. This is John. Ayun. Happy birthday po, Tita Baby. Ilang taon na po kayo? Ayun. Batiin po muna natin yung mga bagong pasok. Cruz, Jairus, good evening po. Ate Darren, Tita Pepo, Tita Janet, Kuya Jonas, Ate Michelle. And sino po si Galaxy A20S? Ikaw din ba to, Tita Pepot?
Sino po si Galaxy A20? Baka boto si Lola Fe, feeling ko. So, Ate Jocelyn, any praise report and prayer request? Hello. Hello. Hi. Praise report ko naging successful and fruitful po yung 40th anniversary natin sa church. Amen. And prayer request naman po namin maging successful po yung Alab Night this Friday. Yun lang po. Nandito ba din sa atin natin? Lagay natin. Ayun, thank you po Ate Giselle. Kuya Jairus, any praise report and prayer request? Praise report ko po ay yun po yung hindi yun yung successful. Narinig niyo ba ako? Yes. Yes, yung successful anniversary. Wala kami naging problema sa tech. Everything was all smooth. Praise the Lord. At ang prayer request ko po kagalingan po ng aking mga babies. Yun lamang. Submit. Thank you, Kuya Jairus. Any praise report po, Tita Janet? This report, yan, nagpapasalamat po ako kay Lord sa anniversary, 40th anniversary ng church. At saka, yeah, yesterday, meron po kaming Bible study via telephone nung, sa apartment. So, verse 3. And yeah, where two or three are gathered, sabi ng Bible, He is there in our midst. So, nagpapasalamat ako dun sa Panginoon. Yun lamang po. Thank you so much. Thank you po, Tita Janet. Sino pa po? Ayun, si Lola Fe. Welcome, Lola Fe. Naririnig niyo po ba kami? Yes, 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 yes. Lola Fe. Welcome, welcome po. Ayun, parang nagmukhang Thank bata si Lola Fe, ah. you. Lola Fe, narinig niyo po ako. Any praise report po and prayer request? Oh, prayer report ko I was like 3 days of that day, and then I got sick. But I depended on the healing power of the Lord, and He did heal me. So I praise Him for that. Otherwise, I could not do anything about myself. So my request is that God will continue to heal me, make me strong, and make me live according to His will to do, whatever He wants me to do for His glory. Thank you po, Lola Fe. Sino pa po ang listening mode? Check ko na. Tito, ay si Tito Pani. Kuya John, any praise report and prayer request? And then, punta na rin tayo sa iyong devotion for today. Hello po. Praise report ko po is I'm doing a lot better in one of my classes this term. And prayer request is my upcoming finals and yung Alab night din po. Amen. So, tayo na po ay dumaho sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos na pangungunahan po ni Kuya John for tonight. Ayun, take it away, Kuya John. Thank you po. Okay. Let's pray po muna before we start.
Heavenly Father, we thank you for this night, for the opportunity to talk about your word, and for gathering us all together. We pray that your name will be lifted up in this gathering, and that you'll be the center of our conversation. May you touch each of our heart and each of our minds, so we may apply your word to our daily lives. We ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Kuya John, excuse me po. Basahin ko lang yung praise report ni Tita Pe at bago ka tayo magsimula. Praise report po, naayos ko po yung dapat ayusin kanina. Prayer request, pasama po si Medan sa pregnancy prayer, safe delivery and TEPS approval for phone interview tomorrow for disability benefits para hap lang babayaran kasi wala na po siyang medical. And then, Darren, good evening po. Praise report. Thank God sa kabutihan ng Diyos sa ating nagdaan church anniversary. It was a successful and God-glorifying service. At thank God na na-lessen na po ang yung pain na nararamdaman ni Jaja sa part na tinanggalan ng tonsil. Prayer request, tuloy-tuloy na paggaling ng lalamunan ni Jaja para makasimba na po siya this coming Sunday. So maraming maraming salamat. Sige na po, Kuya John, take it away. Thank you. So, yung verse po na pili ko is from Genesis 19:26. It says, "But Lot's wife looked back, and she became a pillar of salt." So, in Genesis 19 po, God was instructing Lot and his family to flee Sodom and Gomorrah without looking back to that city. And yung instruction po ni God was very clear. On Genesis chapter 19, verse 17, it states that as soon as they had brought them out, one of them said, "Flee for your lives. Don't look back and don't stop anywhere in the plain. Flee to the mountains or you will be swept away." So, as yung pagkakamali po ng asawa ni Lot dito is she disobeyed and turned back to the city. And they were as they were escaping, and in doing so, she became a pillar of salt, and Lot's wife's action was a reflection of her heart, where she was longing for the past, an attachment to what God had called them to leave behind, and her inability to fully trust and obey God's direction, and it cost her everything. And this moment speaks volume about the importance of obedience in our walk with God. God's instruction often involves turning away from what is familiar or comfortable and embracing faith in what lies ahead of us. Even when we don't fully understand. When God calls us on a journey of faith, we won't see where He is taking us. Sometimes yung binibigay pong road sa atin ni Lord or path. Sometimes it's dark, or sometimes we can't fully understand where He's leading us or where He's taking us. But what we need to do is just fully trust in His ways, that that His plan is way better than our plan. God calls us on a journey of faith. We won't see where He's taking us. We don't know what will happen along the way. But what we do see is that if I accept and go to this, oh, sorry. What we often see is what our own desires are. So, for example, is applying to a job. Sometimes we see that without seeking the Lord, we say that if I accept and go to this job, I'll make this money, this amount of money. I'll set up this life, I'll get this car, or I can have kids in this place and it is safe. Pero you see, when we are lacking faith and trust in the Lord, we get blinded by fear. So we tend to only see our own perspective and not God's perspective. And we usually go to the route that we can see and the route that we feel safe and comfortable in. What we don't see, though, it's God telling us, "Follow me, we will go this way." It may be dark and confusing, the road winds,
and it looks like we will stumble over a few things, and we tend to not choose this because we lack faith. Most of the time, we lack faith because we want control. We ought to know our own understanding every step of the way, and when we do not, when we do that, we forget what or who we are walking in with or walking with. We forget that we have the light with us, that he will pave the way for us. And in contrast, or in comparison, in Daniel, it shows the faith of Shadrach, Meshach, and Abednego, the three pillars of obedience in scripture. They face a life or death choice regarding their faith in God. When commanded to worship the golden image, they boldly declare their unwavering trust. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us. But even if he does not, we will not serve your gods. So they choose to trust that God will save them through that fiery pit that they're going to be put in. And truly, and at the end, God showed up for them and he saved them. They were unharmed by the fire. And their faith was not a contingent on their outcome. They chose obedience over fear, unlike Lot's wife. So sometimes we face challenges in life, and when the road gets dark and confusing, or when we are struggling with life, what we should do right away is pray and say something to God sooner, because he is the one who can deliver us from it, and he's the only one who can give us clear instructions on where we should go or what we should do. Therefore, what we need to do is talk to God constantly, because when you are prayerless, you are paralyzed, and we become stuck for a pillar of salt like Lot's wife. So Lot's wife serves as a reminder for us of what happens when we hold on to our past, refusing to trust God with our future. Disobedience often stems from fear or doubt, as we feel the pull to cling to what we know. But in the story of Shadrach, Meshach, and Abednego, it showed us that obedience, even in uncertainty, leads to God's blessing and favor. So, yun na po. And the question is, as you go through challenges in life, consider any areas where you may be looking back instead of moving forward. How can you strengthen your faith and better trust God's direction for your life? Thank you both. Thank you po. Kuya John, ikaw unang sumagot ng ating Q4D for tonight. Sige po. So, one thing I could think of is yung past assignment ko po, teaching assignment sa LAUSD. I think I was getting stressed of lesson planning and doing all the work na for regular teacher po. And I was getting paid like the sub rate, substitute teacher rate, while I was doing the regular teacher's job. Then I was praying to God, now Lord, I'm getting stressed, and that I prefer the day-to-day different schools. The ibang school na lang po sana ako. And then he answered quickly, natapos po yung assignment ko doon. But now, hindi ba po ako natatawagan ng ibang schools? So I've been looking back to that previous school and emailing them if they have any available jobs. Because my fear of not working and not getting paid is nangunguna po siya instead of trusting God with his plan. So what I do is I just pray and read his word and trust that he has a plan for me in the future. You know what? Thank you, Kuya John. So, ang question for discussion natin for tonight. As you go through challenges in life, consider areas where you may be looking back instead of moving forward. How can you strengthen your faith and better trust God's direction for your life? Ako naman po ang ma-share ko dito. Minsan po, siguro pag dumadating
nung dumating po yung parang challenging moment sa amin pong mag-asawa when it comes to financial, I think yun po yung parang naglulukbak ako na dapat pinriority ko yung pag-nursing ko before, ganon, nung dumating po ako dito sa Amerika, and then medyo siguro hindi ko nirush mag-asawa at mag-baby, ganon. Pero but then, I realized that yung mga pinagdaanan po namin, ko at namin mag-asawa, is talaga pong nagtumulong sa amin para mag-grow kami sa faith namin kay Lord. And patuloy niya po kaming ginamit din during those season. Kahit hindi po kami, alam niyo po yun, parang hindi pa kami sobrang stable sa work and sa income. But then, doon po pinagtibay ng Lord yung faith namin sa kanya. And then, doon niya rin po kami tinuruan how to really serve Him through ups and downs. So, ayun po yung sa akin, yung ma-share ko po dito. So, Ate Jocelle, ano naman po yung sa inyo? Ano naman po yung sagot niyo? So, if ever po may mga listening mode, pwede po kayo mag-chat ng takeaway niyo or sagot niyo po dito sa ating Q4D for tonight. Ate Jocelle? Hello? Hello? Yes. Okay na. Okay. Sagutin ko na lang po yung latter part ng question. So, recently kasi I've been doing more of faith-related devotion since I got this 30-day booklet somewhere. And for me po, to strengthen my faith other than daily prayer and devotion, it's also surrounding myself with people na consistent kay Lord as they share the wisdom that they have. So for me po, that support and just hearing their testimonies of faith inspire me to just to trust God's plan for my life as well. So, and for me, it's important to also practice gratitude na nakafocus lang talaga tayo sa goodness ni Lord. And it's also important na we are patient as well. So ako po this season, I am very unsure kung saan ako dadalhin ni Lord work-wise. But I know na this season of waiting strengthens my faith and also strengthen my dependence on Him. So ayun, fully surrendering to God and just accepting that His plan is greater than mine always. So yun po, di na need talaga mag-look back if we all surrender to God. So yun lang po for me. Yeah. Lang natin sila. So, next po ay si Tita Amy. May gusto po ba kayong i-share, Tita Amy, na takeaway or answer for this Q4D for tonight po? Lita, nakamute po yata. Or balikan na lang po natin si Tita Amy. Kuya Jairus, any takeaway or answer for our question for discussion? Good evening po sa lahat. Masasabi ko po dito kasi paminsan-minsan iniisip ko po yung mga taon na ginugol ko to pursue yung bagay na hindi ko naman talaga gusto. Nagsisisi ako minsan na hindi ako nakinig sa mga buhay ko. So I spent like maybe five and a half years, including yung board exam sa civil engineering. Tapos di ko naman pala gagamitin. So may mga moments na parang napapaisip ako if sinayang ko lang ba yung oras ko or ano bang klaseng buhay yung meron ako kung medyo napaaga. Yung kung talagang pinurso ko yung mga true interest ko. Like yung computer engineering or IT. Pero as I matured as a Christian, na-realize ko na kagaya ni ng asawa ni Lot, look back and hinarap niya yung mga consequence
yung pag-delinger natin sa mga past can hinder forward yung movement sa mga plano ni Lord sa buhay natin. Lahat ng naranasan ko, kahit yung mga daan na medyo, off course, nakatulong na hubugin kung sino ako ngayon na nagsisilbi kay Lord. Ginamit ni Lord yung mga taon na yon for a purpose. And naniniwala ako na nandito ako ngayon exactly where He wants me to be. Kahit na hindi yun yung in-expect ko. Kahit na hindi yun yung in-envision ko. Dito ako nilagay ni Lord yung plano niya. And natutunan ko na yung plano ni Lord ay palaging mas malaki kaysa sa plano natin. Kahit na i-lead ako ulit ni Lord sa bagong career, or He just wants me to stay where I am right now until mag-retire ako, susunod ako ng walang pag-aalinlangan kasi alam ko na hindi ako binigo ni Lord kailanman sa aking buhay. Kagaya ng asawa ni Lot, walang silbi yung pagtingin natin sa ating mga nakaraan kapag tinatawag tayo ni Lord to move forward. And I trust na sa direction ni Lord, na i-continue na ako i-guide para sa kanyang glory. Ayun lamang po. Next po ay si Tita Janet. Tita Janet, anything to share? Magandang gabi po sa lahat. As you go through challenges in life, consider areas where you may be looking back instead of moving forward. Yeah, ito po yung scenario before Janelle goes for college. May mga considerations kaming pamilya, like ano kaya, umuwi ka na lang ng Pilipinas, doon ka na lang mag-aral, parang sa aming mag-asawa, mas kontrolado namin yung financial risk as compared dito sa Amerika. So dito sa Amerika, mas nahuhubog yung aming pananampalataya kasi we are not in control of anything. We are not in control of our lives. We are not in control of our future, but it is God who is control of everything. And so yung declaration namin kay Janelle is, anak, since it is God who had opened this door for you, we trust and believe that God will provide for you. He will be with you, and whatever He had started in your life, God will complete it in you. So sometimes parang mas madaling lumingon kung saan ka na nanggaling. Pero I believe that God has a better plan for each and every one of us to just really move forward, just like the Israelites nung time na pinalaya sila mula dun sa Egypt, and they were just right in front of the Red Sea, and they were just so worried. So sabi nila kay Moses, naku Moses, dinala mo lang pala kami dito para patayin mo kami para malunod. But you know, the hand of God is so big that God can even divide the Red Sea for His people to be able to move and walk in dry land. So yeah, it takes a lot of faith to just really believe. And ang faith po is nanggagaling sa salita ng Panginoon. Sabi nga niya na it is impossible, for without faith, it is impossible to please God. So I believe hinuhubog ng Panginoon yung ating pananampalataya kasi doon siya nagagalak. Yung bang, yung the world, yung to see is to believe. Pero sa mga mananampalataya, believe and you will see. Baligtad. It's always counterintuitive. Pero yun po talaga ang wisdom ng Panginoon. So I just thank God kasi all throughout my walk with Him, He didn't fail me yet. Sa lahat ng mga bagay, talagang na nagtiwala ako sa Kanya, hindi niya kami pinabayaan. And for that, I just want to just really thank and praise God for that. Salamat po. Tita Janet. So, punta po tayo kay Lolo Fe. Hello po, Lolo Fe.
Ayun, narinig ko yan. Tita Amy, baka po may gusto po kayong i-share. Ay, sige. Ako muna. With regards to the challenges in life, I would say na marami na rin akong napagdaanan with challenges and all my fears sa buhay dito sa Amerika. So, akala ko hindi ko kakayanin na maging maayos ang papel namin dati. I mean, it's all started as a dream. And ang sinasabi ko parati sa Panginoon, Panginoon, hindi mo naman kami papupuntahin dito sa Amerika kung hindi sa iyo nang galing ang ano, ang parang initiative. Kaya nagtiwala lang ako sa kanya na patatapos din lahat yon ng mga pag-aayos ng papel. So all the way, hindi ako nagkamali, hindi, nagtiwala lang ako sa kanya, hindi na ako lumingon na balik ba ako ng Pilipinas or what. So all those years, sabi nga, pinanghawakan ko lang yung word niya na I will never leave you nor forsake you. And all things will work together for good. Yung mga ganun positive ano, verses na nagbibigay ng kalakasan ng loob sa akin, sa mga anak ko. And napakabuti ng Panginoon. He is faithful. And wala na akong mahihiling pa sa Panginoon ngayon sa status namin, ayos na kami and praise God na hindi naman kami na pauwi ganyan, naayos lahat. And then nagkasakit pa ako, naoperahan pa ako sa heart and all of that. Siguro may purpose din kasi kung nandun ako sa Pilipinas na operahan, hindi ko alam kung saan kami kukuha ng pera pang opera. So ang plano ng Panginoon sa atin eh talagang hindi mo matatawaran na he is so direct and parating hindi nagkakamali ang Panginoon pag dinala ka sa isang lugar, sa isang sitwasyon na gusto niya para sa iyo. So I praise God sa lahat ng kabutihan niya sa amin. And napakabuti ng Panginoon at nagkaroon kami ng church na napagsisilbihan. And all mga needs namin ay na susupply niya. So thank you sa lahat ng kabutihan ng Panginoon. I praise and thank God. Amen. Yun lang po. Okay. Basahin po natin yung mga messages ng ating chat box. Message from Tita Pepot. Sabi po ni Tita Pepot dito, when we are faced with hardships in life, don't look back and recall whatever negative things that happened in the past. Otherwise, panghihinaan tayo ng loob at magdududa kung sasagutin ba tayo. Look forward and focus on Jesus. Let's remember that following God will require leaving our comfort zones and making sacrifice just like Lot's wife. Sinabihan ng don't look back, lumingon pa rin. Tigas talaga ng ulo. Nagagalit si Tita Pe. Tigas talaga ng ulo. Ayokong maging asin. When we ask something from God, claim lang. Kung di mangyari, may mas magandang dahilan. Amen. So sabi rin naman po dito ni Kuya Vince and Ate Mime. Good evening po for our family. When we started dito sa America, there's a lot of uncertainties and it come up to the point na we're about to give up thinking of na bumalik na lang sa Pilipinas. Balik sa comfort zone namin. Pero meron palang mas magandang plano si Lord sa buhay namin. That challenge strengthen our faith and grow in our relationship with Him. It made us more dependent on Him. Now, whatever plans we have, we just have to commit to the Lord and He will direct our path. Praise God.
Ayun, maraming maraming salamat po. Lola Fe, ready na po ba kayo? Narinig niyo po ba kami? Ayun, baka po busy si Lola Fe. So tayo na po ay dumako sa ating panalangin for tonight. I-update ko lang po yung ating mga list. So ako po ang magpe-pray sa LA Filmness attendees na kaila Dangawen, Dumok, Fabian, Formentera, Francisco family po tayo for tonight. And then Church of the Nazarene to be led by Ate Justel. And then complete healing. Wala na po ba akong ito po update natin. Sa kanyang kidney. Good result sa kanya pong cystoscopy. John, okay na ba yung iyong bleeding ng right eye? Is ano na po, follow up po sa blood work po So, keep to natin. check. Yeah. Si Dada is recovering from surgery. Gini, Tita Berna, Ivan de Rosario Gregorman, Denny, sa kanya. I think okay na to. Remove natin to. Back pain, Gloria Santa Maria. Meron pa po ba? Baka po may pahabol pa. Unmute lang po kayo para po wala tayong makalimutan. Ang complete healing po natin, lagay natin si Tita Janet. And then, healing from cancer. I think we're good with this one. Special favor and request po. Lagay natin dito. Pregnancy. And safe delivery. Liana, and then yung nasaan na po? Racial kan dapat. And then, si, ano po, Ate Bad, Medan. Medan. And then, ano pa po? Ayun po, Race report po, Medan, pregnancy, and si Tep Tep. Ayan. Special favor and request. Tep disability benefit. Ayun. So baka po may mga brave or good health coverage. Ayun. Win on. Would help. Yun. So, tayo po ay magsimula na sa ating prayer. E, teka lang po. Hindi ko pala na-assign. Giselle, Tita Janet, prayer leading, prayer leader for cancer is Kuya Jairus. And then, prayer leader for Tita Amy sa special favor and request. Sino pa po ako? Giselle, Tita Amy, Jairus, and then, events will be Kuya John. And then, popcorn prayer na po tayo. So, ayun po. So, tayo na po ay dumako sa ating panalangin for tonight. Okay, tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po for tonight. Lord, muli po nagkasama-sama kami ngayong gabi upang manalangin, Lord, sa aming mga hinain, Lord, mga prayer requests at mga taong ito, Lord. Alam po namin na bago pa po namin ibuka ang aming bibig, Lord, ay sinagot niyo na po itong mga prayer requests namin for tonight, Lord. Maraming maraming salamat po sa inyong kabutihan, Lord, dahil tunay kang tapat sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, sa aming mga trabaho, Lord, sa inyong church, Lord, sa inyong ministries, Lord. Maraming salamat po sa inyong kabutihan, sa pag-iingat niyo sa amin for the whole week and every day, Lord, simula umaga hanggang gabi, Lord, tunay ngang kasama ka namin, Lord. Lord, maraming salamat po.
At pangunahan niyo po kami ngayong gabi, Lord, habang nananalangin, Lord, sa aming mga prayer requests, Lord. At una po sa lahat, Lord, pakalinisin niyo po kami sa lahat po ng aming nagawa, Lord, na hindi kalugod-lugod sa inyo. The things that are not pleasing to you, Lord, patawarin niyo po kami sa mga bagay na ito, Lord. At ngayon po, Lord, pinapanalangin po namin ang LA Fieldness attendees, Lord, ang Dangawin family, si Nicole, si Tita Janet, si Tito Manny, and si Janelle, Lord. Lord, patuloy niyo po silang gabayan, Lord, at i-bless, Lord, ang kanilang buong pamilya, Lord, especially when it comes to their school, Lord, sa pag-aaral po nila, sa trabaho po nila araw-araw, Lord. Pangunahan niyo po sila and give them wisdom and knowledge, Lord, at alam niyo po yung kanilang desires na kanilang puso, Lord. Alam po namin na ipagkakalaw niyo po ito sa kanilang, sa inyong perfect timing and your will, Lord. Your will be done po sa kanilang pamilya, Lord, especially sa kanilang pong pamilya sa Pilipinas, Lord, at alam niyo po, patuloy niyo po silang tugunan lahat po ng pangangailangan po nila, Lord. Jesus' mighty name. Lord, we're praying for Tita Lola Fe, Lord, na recently po nagkasakit po siya. Maraming salamat po sa kanyang, salamat po sa pagpapagaling niyo po sa kanyang sakit, Lord, at patuloy niyo po siyang gabayan, Lord, at patuloy niyo po siyang palakasin, Lord, yung kanyang katawan, Lord. Lalo-lalo na po sa Pilipinas, Lord. Minsan po na bagyo at nainit, Lord. Ingatan niyo po si siya at ang kanyang pamilya po, lahat naman sa Pilipinas, Lord. At alam po namin na may mga inaayos pa po silang mga dokumento sa Pilipinas, Lord. Make this a smooth process sa lahat po ng documentations and mga requirements na kailangan po nila na ayusin sa Pilipinas, Lord. We're praying for Alicia and her family, Lord, kila Ate Aileen and Kuya Daniel, Lord. Palutuloy po niyo siyang gabayan, Lord, sa kanya po pag-aaral, sa kanya po pagpasok araw-araw, Lord. Ingatan niyo po siya, Lord. Bigyan niyo po siya ng katalinuhan sa kanya pong pag-aaral, Lord, sa lahat po ng mga activity sa school na kinabibilangan niya. Even sa church ministry po, Lord, maraming salamat sa kanyang buhay, Lord, dahil marami pong nabibless sa kanya dahil nagsimula po siya ng maaga sa kanyang ministry, Lord. At patuloy niyo po siyang tulungan mag-grow sa relationship and sa ministry sa inyo, Lord. Lord, pinananalangin din po namin si Tita Cherry at ang kanyang anak, Lord, na nasa military, Lord. Patuloy niyo po silang ingatang mag-ina, Lord, at ang kanilang pamilya, Lord. At patuloy po kayo mag-provide sa kanilang pangangailangan, Lord. Ingatan niyo po sila araw-araw sa kanilang pong work, Lord. At nawa po, makasama rin po namin yung anak ni Tita Cherry sa church, Lord. Alam po namin na yun ang desire ng kanyang puso, Lord. At i-comfort niyo rin po si Tita Cherry if ever, Lord, may mga times na nalulungkot siya, Lord. At patuloy niyo po siyang gamitin sa inyong church. Makasama po namin siya every week and every Sunday sa church, Lord. We're praying for Francisco family as well, kay Tito Rene and kay Kiko, Lord. Patuloy niyo po silang ingatan sa kanila pong work sa school, especially sa kay Kiko po na pumapasok sa college or sa LACC. Patuloy niyo po silang ingatan, Lord, at ibigay at i-provide lahat po ng kanilang pangangailangan. Alam po namin na malaki po ang kanilang pamilya, Lord, and continue to provide for their whole family as well. Alam din po namin ang desire ng puso ni Brother Rene ay mabalik po si Rene sa church, Lord. Alam po namin na mangyayari ito sa inyong perfect timing and your will be done po sa kanilang buhay at sa kanilang pamilya. In Jesus' mighty name we pray, amen and amen. Dear Heavenly Father, thank you for tonight for gathering us to pray for one another, Lord. And I lift up these people from Church of the Nazarene, starting from the General Superintendents, Busick, Crocker, Chambo, Sunberg, Daniel, Sarmiento, District Superintendent, Mark Lehman, District Office Staff, Shea Pearson, Local Church Board, Jeff, Bong, Girlie, Rachel, LB, the Fullness Pastoral Staff, Pastor Jeff, Pastor Norbert, Pastor Bong, Pastor Rave, Pastor Cled, English, Josue Tigila, Michael Mata, Dan Bayer,
Pedro Torres, Angela Way. Spanish, Juan Fajardo, Lina Fajardo, Gladys Rosales. South Korean, Kyesun Lee, Moon Hoo Lee. North Korean, Jungwon Lee, Haesuk Lee. MCB staff, star Curtis Nick Maynard, and the new Covenant Academy, Lord. Lord, thank you for all these people, Lord, for thank you, Lord, for bringing them to our church in our district. Lord, thank you for just blessing us as a church with such people who wants to just expand your kingdom, Lord. We pray, Lord, now you will just grant them hearts full of peace, wisdom, and understanding as they guide their flocks. Lord, remove such any divisions among us, Lord, and help us unite in the common mission of just making more disciples and bringing glory to your name, Lord. May they work together with humility and love, seeking your guidance, Lord, in every decisions and challenges that they might face, Lord. We ask that you also strengthen them and equip them, Lord. We pray now you will give them wisdom that they need to lead your church and just continue to guide them, Lord. May they continue to just seek your face and your word, Lord. We also pray that you bless their families and grant the desires of their hearts according to your will. Let their lives be a reflection of your love and grace, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. God, we just come to you, Lord, healing. We ask for healing, Father God, for Pastor Jeff. We pray for a good result of his cystoscopy. We just pray for his kidneys to just function well. Lord, we pray for John Marco. Lord, yun sa bleeding ng right eye niya, I pray for healing as well. We pray for Ariel Pacheco. Dun sa cyst niya, Panginoon, pray for healing for Daddy Tony for bone disease, for Arthur back pain, for Dolores Eulogio, Alzheimer infection, Elijah recovery from surgery. We pray for Pastor Jongwan Lee for his kidney, and a stroke na pagalingin niyo po si Tita Berna sa kanyang knee pain. We pray for Patrick Noel, able to walk, that he may be able to join the church. We pray for Ivan Del Rosario for mental health. We pray for Greg Garman, Bob Giacomo for dementia. We pray for Zenny suffering from amebiasis, and Jasmine for back pain. We pray for Gloria Santa Maria for the thyroid surgery. Panginoon, sa gabing ito, tinataas po namin ang iyong mga anak who is suffering from all these challenges in their health. Lord, kayo po ang aming dakilang manggagamot at wala pong mahirap sa inyo, Panginoon. And Lord, we want to declare your word over their lives that by your stripes they are healed in the mighty name of Jesus. And as you have opened the blind man to see and even the lame walk and even the dead come to life, God, you were able to raise them up. And even to this day, God, you can still do miracles. You can still do healing, miracle healing, oh God, for our brothers and sisters in Christ. Lord, maraming salamat sapagkat kayo po ang aming dakilang manggagamot. Panginoon, inaangkin po namin ang kagalingan, Panginoon, sa buhay nila, sa physical, spiritual, mental, emotional. Lord, you are going to release your healing power for them to be able to be set free and they are healed and complete in Jesus. Father, we thank you for answering to our prayers in Jesus' name. Amen. Heavenly Father, we come before you today with hearts full of faith and trust. Nataas po namin yung mga taong ito ngayon na nasa listahan ito. Si Isabel, Medina Panganiban, Miss Mina, Jonas Mom, Sonia Almosera, Tina Ocampo, Joji Bondoc Stevens, Tess Uy, Ricardo Madrid, Rachel, Lisa Besad and Edwin Ducas na umaharap po ngayon sa
challenge ng cancer. Lord, kayo po ang great physician at naniniwala po kami sa kapangyarihan niyo na magpagaling, Lord. Hinihiling po namin na ibuhos mo po sa kanila ang iyong healing touch. I-restore mo po ang kanilang mga katawan, Lord. Palakasin mo po sila at bigyan mo po sila ng comfort sa oras ng pangangailangan, Lord. Naniniwala po kami na walang imposible sa inyo, Lord. Ginawa mo po kami sa inyong image, Lord. At alam mo po ang bawat cell sa aming katawan. Pinapanalangin po namin na aalisin mo po ang bawat trace ng cancer sa kanilang mga katawan at papalitan mo po ng healthy at mga buo na cells, Lord. Bigyan mo po sila ng kalakasan, Lord, na i-enjoy yung mga treatments na haharapin nila sa ang araw-araw. Bigyan mo po sila ng hope and faith, Lord. We also ask na bigyan mo po ng wisdom of guidance ang mga tao na involved sa kanilang care, mga doctors, nurses, caregivers. Kaya mo po silang instrument ng iyong healing grace, Lord. Isuram mo po ng iyong pagmamahal yung kanilang mga pamilya at mga kaibigan. I-fill mo po ang kanilang mga puso ng peace that surpasses all understanding, Lord. Even sa kalagitnaan ng uncertainty na ito, Lord. At higit sa lahat, Lord, we place our trust in you, knowing that your plans are perfect, Lord. Palakasin mo po ang faith ng bawat isa sa kanila. Ipaalala mo po sa kanila sa bawat sandali na journey na ito, Lord. That you work all things together for good, Lord. I-remind mo po sa kanila that you are their refuge and strength and present help in times of trouble. Let your will be done, Lord, and may your name be glorified through their healing. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Father God, we are here, Panginoon, O Lord God, for our special favor and request and supplications, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, na naririnig mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga dalangin at we claim po, Panginoon, yung promise mo sa amin, O Lord God, that ask and it shall be given and knock and it shall be opened, Panginoon. So sa gabing ito, Panginoon, ito po ang mga personal supplications po ng aming mga kapatiran, Panginoon, ng mga kaibigan namin, ng mga kamag-anak namin, O God. We pray, Panginoon, sa the Kanai family, Panginoon, for safety and no harm will prosper. And we pray, Panginoon, sa pregnancy and safe delivery ni Leyana Ascaraga, ni Medan, Panginoon, at ni Rachel Canlapan, Panginoon, O God. Lord, we just pray na, Panginoon, na ingatan mo sila, Panginoon. Ingatan mo yung mga mothers, Panginoon, at mga baby na maging healthy sila, Panginoon, sa kanilang panganganak, Panginoon, at Lord, nawa gamitin mo, Panginoon, ang mga doktor, Panginoon, mga nurses and medical assistants, Panginoon, sa pag-assist sa kanila, Panginoon, O God. Thank you, Lord God. And we pray, Panginoon, na sa Dakanay family, Panginoon, na whatever is in their hearts, Panginoon, natatakot man sila for safety, Panginoon, ingatan mo sila, O Lord God, na walang mangyari sa kanila na hindi mabuti, Panginoon, O Lord. And Lord, we pray also for Sister Minnie's car, Panginoon, na maayos na po ito ng insurance, O Lord God. Nothing is impossible with you, Panginoon. Lahat, Panginoon, ay mangyayari, Panginoon. All things will work